The alleged gunman in the killing of broadcaster Percy Lapid has surrendered to the police. Department of Interior and Local Government Secretary Benner Abalos said on Tuesday. Ngayong umaga nito, gusto ko lang ikumpirma na nasa kustodiya na ng PNP itong suspect na ang pangalan ay Joel Estorial. Siya ay, of course, taga Quezon City. Sa ating channel, this is Coach Jared. Today, huwag niyo po kalimutan, mga kaibigan, pakishare po itong ating live stream, no? Lalo-lalo na sa YouTube. Yung sa YouTube live stream, mga kaibigan, hindi ko na po yan pinapatay pagkatapos ng ating live. Ngayon, kung hindi nyo po nagagawa, please subscribe to our Coach Jared YouTube channel. At meron din po tayong Facebook page. Pakifollow na rin po tayo sa ating Facebook page para lagi po kayong updated. At gagawa na po ang ating assistant ng private group, okay, Facebook private group, para lahat ng mga solid cocheros at cocheras. Ayan. Mga solid cocheros at cocheras ay pwedeng magsama-sama doon at magtalakan at magkwentuhan kung ano, kung kahit anong topic na gusto nyo pag-usapan, bahala kayo. So anyway, at doon din ako bibigay ng iba't ibang updates tungkol sa aking mga sa aking channel, sa mga ganap, sa mga gagawin nating in the next following days, kasi magkakaroon tayo ng mga iba't ibang aktibidades in the following days. So, ayun. Intay-intay lang, no? Gagawin na yan ang ating... Okay, so Sendwave po. Sa pamamagitan po ni Sendwave, ay pwedeng-pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittance sa Pilipinas ng napakabilis at walang fees. Nakikita niyo po yan, yung no fees. Totoo po yan. Wala ho talagang fees yan, mga kaibigan. So, para po magamit yung Sendwave, i-download nyo lamang ang app sa Google Play at sa App Store, magrehistro po kayo at pwedeng-pwede na po kayong magpadala. Upon registration, mga kaibigan, huwag niyo pong kalimutan na rin, no, bilang pabor sa akin, gamitin niyo na rin po yung aking promo code na Coach Jared, mga kaibigan. Paigamit na rin po yung promo code na yan. Bakit? Kasi po, pag ginamit niyo po yan, ay meron kayong free credit na $10. Imagine, nagpadala ka na ng pera at sa yung unang padala, ay makakakuha ka pa ng libreng credit, libreng pera, mga kaibigan, $10. So, mga kaibigan, mo kayo po ay nakabase sa US, UK, Canada, Italy, France, Spain at Ireland. Gamitin niyo na po ang Sendwave sa inyong mga remittance needs. Okay? Okay, eto na. Yun. 'Di ba yung issue ng kay Percy Lapid? Sumuko. Sumuko na yung gunman. Sumuko na siya. Ayan, o. Oh. Ayan siya, o. Oh. The alleged gunman in the killing of broadcaster Percy Lapid has surrendered to the police, DILG Secretary Benner Abalos said in a press conference on Tuesday. The alleged gunman in the killing of broadcaster Percy Lapid has surrendered to the police, Department of Interior and Local Government Secretary Benner Abalos said on Tuesday. Ngayong umaga nito, gusto ko lang ikumpirma na nasa kustodiya na ng PNP itong suspect na ang pangalan ay Joel Estorial. Siya ay, of course, taga Quezon City. May of course talaga. Parang matter of fact, eh, no? Basta pag ganito, yung mga gunman galing ng QC. Ganun ba yun? Anyway. Ang initial report ay siya ay sumurrender out of fear for personal safety. Dahil natakot sa kanyang safety niya dahil pagkatapos ilabas sa publiko ang kanyang muka. So, si Percy Lapid, of course, alam naman natin ay pinatay itong nakaraang last 2 weeks. Okay, tapos was shot dead by 2 men while on his way in home, Barangay Talondos, Las Piñas. May reward na 6.5 million. But apparently, yung reward ay napunta sa pamilya ng suspect. Which is weird. Siya, of course, ay taga Quezon City. Ibig sabihin, parang ang dating, kapag kung gusto mong umaresto ng gunman, pumunta ka muna sa Quezon City dahil nandun silang lahat. Ang pangit ang dating. Pero siguro ano lang yan, nakasanayan lang.
Kasi siguro taga Quezon City si siguro taga Quezon City si Benner Avalos. So syempre, kumbaga sanay na siya doon sa pagsabi ng Quezon City. But anyway, ito nga. Yung pabuya na 500,000, if I'm not mistaken, went to the family. Nang ayan, base po sa nakalap na impormasyon according to Daily Tribune, base pa sa nakalap na impormasyon ng 500,000 naman na reward money na galing mismo sa DILG ay sa pamilya ng gunman mapupunta. Medyo weird lang to. Kung totoo to ha, kasi alleged pa lang naman eh. Hindi pa naman sure. Pero base lang daw sa nakalap ng impormasyon ng Daily Tribune, sino ba to? Si Chirk Balagtas. E napunta daw sa pamilya yung 500,000 na reward money. For me, it's very weird. Bakit mo re-rewardan yung pamilya ng gunman? Di ba dapat ang bibigyan mo ng pabuya yung nagbigay ng impormasyon para mahuli yung gunman? Unless yung pamilya mismo ang naglaglag sa gunman. Di ba? Ba yung pamilya naglaglag sa gunman? Pero kung hindi, medyo weird. Medyo weird to. Ang, ewan ko. Sir, Sec Ben-Hur, baka sana huwag niyo pong gawin to. Kasi baka mamaya, pag may mga ganitong ano, kumaga pagkaakitaan pa ng mga gunman. Diba? Binayaran ka na para pumatay ng tao, tapos babayaran ka pa pag sumuko ka. Diba? So parang, what the heck? Bakit daw siya sumuko? Dahil natatakot umanong siya naman ang ipapatay ng mastermind na siyang nagpatumba sa broadcaster. So mga kaibigan, apparently, eh, meron pa palang, hindi pala sangkot dito ang administrasyon, mga kaibigan. May ibang mastermind, mga kaibigan, dito sa pagpatay kay Percy Lapid. Kumalat na rin daw yung mukha kasi niya. Bukod pa dito, kumalat na rin umano sa telebisyon at sa pahayagan ng kanyang mukha. Nakuha sa mga CCTV sa lugar kung saan naganap ang pagpatay at sa 6.5 milyong pabuya. Sa sino mang makakapagturo sa kanya ay hindi malayong matunton rin siya kalaunan. So, dahil masyadong malaki yung reward sa kanyang ulo, eh hindi siya sigurado kung magiging loyal pa rin sa kanya yung mga tao sa paligid niya. So, susuko na lang ako. Pero susuko ka dahil eh, ang laki ng patong, 6.5 million eh. Baka mamaya, ilaglag na lang ako ng mga taong kakilala ko. Tapos sila yung kukubra ng pera. Husay! Husay! Palakpakan! Baka may nakakalimutan lang din tayo na meron pong isang bata na nagsabi na si President Bongbong Marcos daw ang nagpapatay kay Percy Lapid. Panoorin uli natin. Para lang maalala natin ang inis natin sa batang to. Naghihirap, uhusbong at uhusbong ang mga kabataan, mga mamahayag. Dahil siyan pa, mas maraming mga Percy Lapid na siyang magiging mga agents ng katotohanan sa ating bansa. Ilamang po at patuloy po nating ipanawagan, defend! Wait. Pala. Sa patuloy na pagpapatahimik sa mga kababayan natin, itong pagpatay sa isang mamamahayag, si Percy Lapid, ang nais nitong sabihin sa ating mga Pilipino, patuloy ang culture of impunity sa ating bansa, patuloy na nandyan ang isang administrasyon na walang paggalang sa kanyang mga mamamayan kapag nais natin magsalita o magpahayag. Ang sabi, magkakaroon daw ng pagbabago sa ilalim ng administrasyon na ito, pero ang mga pasistang pakana na siyang legasiya ng administrasyon ni Rodrigo Duterte ay nagpapatuloy ngayon sa administrasyon ni Marcos Jr. At siya mismo, si Marcos Jr. ang nagpapatunay na wala siyang pinagkaiba sa kanyang ama. Pareho lamang sila na pumapatay ng mga mamamahayag
pumapatay na mga kritikal na mga Pilipino. Ayaw nila na magpamagalap ng katotohanan. Puro kasinungalingan lamang ang nais nilang mamayani sa ating bansa. Ano ba naman ang aasahan natin sa isang pangulo na nahalal sa batayan ng kasinungalingan, sa batayan ng fake news? Ganito ang kalaban ng mga mamamayang Pilipino. Ang kalaban dito hindi ang mga ordinaryong tao, hindi ang mga aktivista. Baliw! Pero ang kalaban dito ay ang mga opisyal ng gobyerno. Baliw! Sa ilalim na kanilang panunungkulan, patuloy na namamayani ang patayan. Batang to. Ang pagdanak ng dugo sa ating bansa ay malinaw na nagpapatuloy sa ilalim ni Marcos Jr. Pangalawa na ito, wala pang 100 days na nakaupo sa pwesto, dalawang mga journalista ang pinatay sa ilalim ng administrasyong ito. Kaya naman, tayo mga mamamayan, wala tayong ibang aasahan kundi ang ating mga sarili para tiyakin na patuloy tayo nakakapagsalita, hindi natatabunan ang katotohanan. Dapat lamang magdoble kayo tayo. Dahil malinaw, habang nangangampanya pa lang at kayo nakaupo sa pwesto, prioridad ng administrasyon na mabulag ang mga mamamayan na hindi natin makita kung ano yung katotohanan. Maniwala na lang tayo sa kung ano mang fake news yung kanilang pinapakalat. Ang mga kagaya ni Percy Lapid ay modelo para sa mga kabataang mamamahayag kung paano dapat maging matapang, paano dapat matapang na nagsasalita para magsiwalat ng mga katotohanan sa ating bayan. At wala kahit anumang red tagging, wala kahit anumang atake ang kaya magpatahimik sa mga kabataang Pilipino. Patuloy ang ating paglaban, patuloy ang ating pakikipaka, at hanggat nandyan ang mga kwento ng ating mga kababayan, sinubot sinahan ng mga tao, yung mga kwento ng pagdurusa sa ilalim ng krisis pang ekonomiya, mga kwento ng abuso na dapat isiwalat, mga kwento ng karanasan ng bawat kabataan naghihirap, mamamaya naghihirap, uusbong at uusbong ang mga kabataan mamamahayag. Dahil dyan pa, mas maraming mga Percy Lapid na siyang magiging mga agents ng katotohanan sa ating bansa. Ilamang po at patuloy po nating ipanawagan, defend, defend, defend press freedom! Defend! Defend! Defend press freedom! Justisya para kay Percy Lapid! Justisya! Justisya para kay Percy Lapid! Justisya! Wala pa ba sa batang to? Itayin natin yung investigasyon, mga kaibigan. Itayin natin yung investigasyon. Pero nag-comment daw dito si Enrile, di ba? Si JPE. Sa, nag-comment siya dito sa... Ano niya yan? Na, sa sinabi niya ni ano. Rep Raul Manuel should show proof of his allegation, otherwise he's a liar and liable for cyber libel. For making such irresponsible and unproven statement, I would be happy to prosecute him. This is not a threat, but a positive statement. Kakasuhan na ako ni Enrile. Chief Enrile, Chief Presidential Legal Counsel yan eh. Si Raul Manuel. Kay Raul Manuel. Ngayon ka mag-ingay, Raul Manuel. Ngayon ka mag-ingay. Ngayon sumuko na yung gunman. Of course, sa Quezon City. Ito pala. Ngayon sumuko na yung gunman. Ngayon ka mag-ingay, Raul Manuel. Ngayon ka mag-ingay. Hindi ko nga tawagin ano to eh. Hindi ko matawag-tawag na congressman to kasi wala namang kwenta yung si Raul Manuel eh. Pero ang problema kasi dyan kay Raul Manuel, yung kanyang libelous speech ginawa niya out of plenary. Ibig sabihin, wala sa kongreso.
Kung sa kongreso niya yung ginawa, meron siya parliamentary immunity. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng kasuhan sa mga sinasabi niya. Kahit libelous pa yan. Eh, ginawa niya sa kalsada. Buti na lang, mabait lang talaga itong administrasyon natin eh. Mabait itong si PBBM eh. Tsaka ano, pangit din kasi. Pangit din kapag ikaw yung presidente, tapos ikaw yung maghahabla ng libel. Di ba parang ang off? Alala niyo yung ginawa ni Cory Aquino kay Louie Beltran? Sa mga medyo bata-bata pa, kung di nyo alam yung naganap na yun, nung panahon na binobomba ng RAM yata, ang Malacanang, nagsulat itong si Louie Beltran, sumalangit nawa, ng article, ang sabi niya, nagtago daw sa ilalim ng kama si Cory Aquino. Nagalit si Cory Aquino doon. Kinasuhan niya ng libel si si Louie Beltran. Natalo si Cory Aquino doon. Natalo si Cory Aquino sa kanyang panghabla laban kay Louie Beltran. Hindi raw libelous yung kanyang statement. At dahil doon may nabuo na doktrina, may nabuong doctrine na parang fair commentary doctrine yata or fair comment law or doctrine. Ibig sabihin ng fair comment, parang kapag ano, basta ganun, parang may fair something doctrine. Kalimutan ko lang yung buong ano, yung buong statement, ay yung buong title. Ibig sabihin, kapag ikaw ay isang public figure, in not so many words, kung public figure ka, dapat hindi ka balat sibuyas. Kasi public figure ka eh. Dapat kaya mo ring tanggapin ang mga kritisismo na ibabato tungkol sa'yo. So yun. Kasi public figure ka. Kung private ka at may nagsulat laban sa'yo at hindi ka naman public figure, may sinulat na kasinungalingan tungkol sa'yo, edi pwede kang maghabla ng libel. Tulad ng ginawa ni Wilfredo King kay Raisa Robles. Kay Maria Ressa. Magkakamukha kasi. Pare-parehong pangit. But anyway. So, kapag ganun, pwede. Pwede kang nakasuhan ng libel. Pero kapag public figure ka at ikaw ay maghahabla ng libel, dapat yung kailangan mong patunayan kasi dyan yung mali siya. Yung malis. Kailangan yung mali siya, mapatunayan mo na merong act of malice yung pagsasalita. Tulad nito, recently, si Pacquiao nanalo kay Kibuloy, di ba? Recently. Yun yung doctrine na ginamit. Nanalo si Manny Pacquiao sa kasong libel laban kay Apollo Kibuloy. Yun din yung doctrine na ginamit. Kasi dahil public figure si Apollo Kibuloy, pwede siyang papasok yung doctrine of fair commentary yata, if I'm not mistaken. Basta yun. Kapag may iba pa siyang ginawang krimen, na pwede, mas yung mga krimen na tipong pwede mong iipasok under Anti-Terror Act. yung mga ganun klaseng krimen, yung pwede mong ipasok under Anti-Terror Act. Yan, yeah, mas maganda yun. It is good news. Magandang balita po ito, mga kaibigan, na sumuko. Sumuko na. Yung gunman, no? Na pumatay kay Percy Lapid. Maganda po yan. That is very, very good news. At this is one step closer sa hustisya. Dahil ipinag-utos din naman ni President Bongbong Marcos, no? 2 weeks lang, 14 days lang, mga kaibigan. May development na agad. Tapos sasabihin ng mga ibang tao sa paligid, ang bagal-bagal ng hustisya sa administrasyong Bongbong Marcos. Kailangan lang talaga maisarado na to. Para wala nang maiba to sa Pangulo, no? Pagdating sa ganyang klase ng kwento. Si Raul Manuel, tahimik eh. Bakit tahimik ka, Raul Manuel? Why? Why are you so quiet, Raul Manuel? Bakit ang tahimik mo? Ngayon ka magsalita!
Please click subscribe po dito sa ating YouTube channel, Coach Jared. Pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. Coach Jared din ang pangalan, at see you again tomorrow on our next Coach Jared Live, right? Bye everyone. I'll see all of you tomorrow. Bye.